Si Mauro Malang Santos o Malang ay kilala ng marami sa kanyang makukulay na paintings. Bagamat tanyag siya sa pagiging pintor ay maraming hindi nakakaalam na ang kanya munang naging karir ay pagiging kartunista sa comics. Si Malang ay ipinanganak noong January 20, 1928 sa Santa Cruz, Maynila. Nagsimula siyang mag-aral ng sining noong siya ay 10 taong gulang pa lamang sa pangangasiwa ng isang private art tutor na si Teodoro Buenaventura. Nag-aral din siya sa College of Fine Arts ng University of the Philippines. Ngunit nakaisang semester lang siya dito at hindi na niya ipinagpatuloy dahil sa edad na 19 nakapasok siya sa art department ng Manila Chronicle. Naging apprentice siya ng kartunistang si Liborio Gatbonton. Sa Manila Chronicle, sinimulang gawin ni Malang ang karakter na si Cosme Dacap na lumalabas bawat linggo sa This Week magazine. Katulad ng iba pang kartunista, madalas na isinasama sa komedya ang mga pulis. Si Cosme, bagamat matikas sa pagiging alagad ng batas, ay madalas na under sa kanyang misis. Madalas din, dahil sa kanyang kapalpakan, ay naiisahan siya ng mga masasamang loob kahit ng mga bata. Sumikat ang cartoons na ito kaya naging regular na ang labas nito sa panggabing edisyon ng Manila Chronicles, ang Evening Chronicles. Ito ang kauna-unahang cartoon na nasa wikang Ingles at lumalabas araw-araw. Nang lumipat sa Chronicle si Cosme, binago ni Malang ang konsepto ng comic strip at ginawa niya itong Cosme the Cup Retired. Naisip kasi niya na malilimitahan ang kanyang ideya ng mga jokes at punchlines kung mananatiling pulis lamang si Cosme. Kaya ginawa na niya itong retired para mas lumawak pa ang kanyang adventures. Pinanatili ni Malang ang hitsura ni Cosme pero binigyan na niya ito ng marami pang paikipagsapalaran tulad ng ginawa niya itong salesman, factory worker, musikero at maging politiko. Ngunit siyempre, mas kinagiliwan pa rin si Cosme bilang asawa ng kanyang misis na laging may sermon at palo-palo. Nakagawa pa ng ilang comic strip characters si Malang sa iba't ibang publikasyon tulad ng Belzebub, Bentot, at Osboy. Likas na visual storyteller si Malang. Makikita ito sa isa pa niyang serye ng mga cartoons kung saan gumagawa siya ng isang eksena o pangyayari at bawat isang elemento ay may nakakatawang pangyayari. Pinamagatan itong Malang's Menagerie at regular na lumalabas sa magazine Weekly Graphic. Tinatawag niya ang ganitong presentasyon na Miniature Village Scapes. Noong dekada 50, mayroong column sa This Week magazine ng isang judge kung saan si Malang ang regular na naglalagay ng cartoons para dito. Noong 1956, nagkaroon din siya ng regular na strip na pinamagatang That's the Law kung saan tinatalakay niya sa cartoons ang mga issue na patungkol sa batas. At syempre, bilang kartunista, hindi mawawala ang kanyang mga trabaho bilang editorial cartoonist. Regular siyang gumagawa sa Weekly Graphic kung saan dito niya ipinapakita at ipinumulat ang mga mambabasa tungkol sa korupsyon, mga tiwaling politiko, krimen at iba pang larawan ng lipunan ng kanyang panahon. Noong 1955, itinayo ni Malang ang Bug House, isang art gallery na nag-specialize ng mga cartoons. Kasama niya rito si Liborio Gatbonton, Larry Alcala, Hugo Yonson at Elmer Abustan. Noong 1966, sinimulan niya ang proyekto na pinangalanan niyang Art for the Masses, kung saan nagsimula silang gumawa ng prints para sa mas malawak na sumusuporta ng sining sa mas mababang presyo. Nanalo na ng maraming awards si Malang bilang isang alagad ng sining. Kinilala na rin siya bilang isa sa mahusay na pintor sa bansa. Ngunit sa pagsisimula ng lahat ng ito, hindi niya kinalimutan ang kanyang pinagmulan, ang pagiging kartunista.
Thank you.